Hello mga friend! Welcome back sa channel ni Isyang Luka. Sa video natin ngayon, isi-share ko po sa inyo yung aking review dito sa mga nasubukan kong Real Kill 9.9 Facial Cleanser. Kung gusto niyo pong malaman yung aking thoughts about this product, please keep on watching. Una nating pag-usapan mga friend, yung packaging nitong product na to. Meron po itong kasamang box kapag binili niyo siya. Pero naitapon ko na yung box kasi sobrang tagal na po sa akin ito. Nung na-try ko to 2018, grabe 2020 na ngayon, June. Ngayon ko pala siya magagawa ng review. Kakahiya naman po. Ano, Isyang Luka, napakasipag mo. So, meron ako ditong apat na nasubukan. Ganyan lang yung packaging niya. Tube packaging siya, so okay na okay kahit nagta-travel kayo. Flip top yung kanyang takip. At yung dispenser niya dito, mabilis naman makapag-dispense ng product. May iba kasing facial wash akong nasubukan. Yung napakahirap ilabas nung product sa loob. Kasi pangit yung dispenser or pangit yung consistency nung mismong product or nung facial wash. Ang naaalala ko sa texture or consistency nitong panghilamos na to, yung Senka Perfect Whip na facial wash. Kung kayo po ay merong sensitive skin, maaaring hindi nyo po magustuhan nito kasi meron po siyang fragrance or perfume na kasama. Yung perfume po niya, depende po sa kung anong variant yung masusubukan ninyo. Pero kung pag-uusapan po yung amoy nila, ang pinakaayaw ko itong sa red ginseng kasi masyado ko natatapangan sa amoy niya at parang nai-irritate yung skin ko dito sa facial wash na to. Ito lang naman, pero itong tatlo, yung charcoal, yung white rice, at saka itong aloe vera, sobrang nagustuhan ko naman sila. Marami silang variant itong panghilamos na to. Meron po silang 8 variant at yung nasubukan ko po ay 4. So yung mga hindi ko po nasubukan, yung green tea foam cleanser, yung kanilang collagen foam cleanser, white milk foam cleanser, at yung white pearl foam cleanser. Ang napansin ko po sa mga panghilamos na to nung ginagamit ko siya, medyo lesser po yung foam na nakikreate niya. Kung kayo po ay merong dry skin or ayaw nyo ng mga drying masyado na facial wash, maganda po yung mga facial wash na hindi masyado nakakapag-create ng foam. Kasi parang may nabasa ako noon na kapag masyadong foamy yung mga facial wash na ginagamit nyo, mas nakaka-dry po siya sa ating skin or na-strip out niya po yung natural oils ng ating balat. Ako po, ayaw na ayaw ko po na na-strip out yung ating skin, lalong-lalo na kapag naghihilamos tayo, dyan mas nagda-dry yung ating skin. Kasi po, kapag nag po yung ating skin. Lagi ko po itong sinasabi sa aking mga video. Nagko-compensate po yung ating skin kasi ayaw niya na nadadry siya. So, ang gagawin niya, magpo-produce siya ng oil and nagkakaroon ng excessive oiliness sa ating skin. Kapag nangyari po yun, makaklag po yung ating pores at magre-result po yun sa pimple or acne breakouts. Kung kayo po ay merong oily combination skin at acne-prone skin katulad ko, ayun po yung mga dapat ninyong iwasan or dapat ninyong malaman about sa paggamit ng mga panghilamos. Sa panghilamos po, minamassage ko lang siya ng mga 30 seconds sa aking face, then binabanlawan ko na siya ng lukewarm water. Hindi po totoo na kapag gumamit kayo ng hot water, panghilamos, sobrang sakit naman ata sa skin nun, ay bubuka yung pores ninyo at kung malamig ay sasarado. Hindi po istomata ng leaves yung ating balat. So, kahit lukewarm water lang po, okay na po yan para sa ating skin. Wag naman po yung sobrang init kasi nasisira po yung mga veins sa ating mukha. Ano ba yun? Nakalimutan ko na yung tamang term. Basta nasisira po yung cells ng ating skin kaya nakakasira siya. Pero hindi po totoo yung bumubuka or sumasarado po yung pores natin. Bukod dito sa red ginseng nila, hindi ko talaga to nagustuhan kasi dahil sa amoy niya. Kung mapapansin nyo, siya lang yung maraming laman. Ginamit ko to minsan lang or sandali lang. Pero itong tatlo, sobrang naubos ko talaga siya. Simut sarap talaga. Nagustuhan ko to mga panghilamos na to kasi very mild and gentle sila sa skin. Hindi sila nakakapag-dry ng aking skin. And ako, meron akong acidic skin. At yung skin ko after ko maghilamos, after ng mga ilang oras niyan, 30 minutes, ganyan, nangingitim na yan. Tapos nagsisimula na yung mag-oil. Nung ito naman yung mga facial cleanser or foam wash na ginagamit ko, hindi ko naman yun nararanasan. Brighter yung aking appearance. Yung aking complexion ay maaliwalas. Hindi siya mukhang nangingitim or kung ano man. Masasabi kong effectively, nakiklense niya yung aking skin. Lalo na kapag may suot akong makeup, ginagamit ko siya as double cleanser. And after ko maghilamos, masasabi ko namang clean yung aking skin. Pero hindi naman yung squeaky clean na parang banat na banat yung skin mo. Kasi hindi naman po yun healthy para sa ating balat. Nagustuhan ko din to kasi kahit acne prone skin ako, hindi ako nagkaroon sa kanya ng breakouts or mga tigyawat. After ko maghilamos nito, napapansin ko na talagang smooth and napaka soft nung texture ng aking skin. Wala naman ako naranasan sa kanilang kung ano mang irritation, tingling sensation, yung parang makati sa balat or mahapde, namumula. Wala naman
naman ako naranasan ganun. Base sa mga naging research ko, itong mga facial wash na to ay KFDA approved kasi made in Korea po sila. Yung isang tube po niya, meron siyang 120 ml. Ipa-flash ko na lang po dito sa screen yung kanyang SRP ngayon. And para sa akin, para sa presyo niya, napaka-affordable niya kasi a little goes a long way. Kahit P-size amount lang ng panghilamos yung ilagay nyo sa inyong palad at pabulain ninyo, nakiklense niya ng maayos yung inyong skin. So, yung isang tube nito magtatagal sa inyo ng 2 to 3 months. Depende kung meron kayong cashier habang ginagamit siya. Nagustuhan ko to kasi reasonable yung kanyang pricing at saka marami siyang bar yan. So, mapipili nyo talaga kung ano yung nababagay sa inyong skin type or skin concern or issues. Ang downside lang na nakikita ko dito ay available siya online. Hindi po siya nabibili sa Mercury or Watsons. Pero sa online naman, mabilis naman mag-order sa kanila. Pwede kayong sumali sa group ng Sally, Yuri, Melissa Lee para ma-order po itong mga product na to. Kasi sila po ang nagde-distribute ng mga products na to sa Pilipinas. Or pwede nyo pong i-search sa Shopee. Basta make sure lang po na legit po yung seller na mapibilhan ninyo at authentic po yung mga products na binibenta niya. So, yun lang po mga pren, yung aking quick but honest review for this Real Kill Facial Wash. Please like this video kung nakatulong po sa inyo. Comment down below kung na-try nyo na po ba to. I-share nyo po yung inyo naging experience, good man po yun or bad, para makatulong po sa mga makakapanood. Kung meron pa po kayo mga tanong na hindi ko pa po nasabi dito sa video na to, please comment down below at sasagutin ko po sila sa abot ng aking makakaya. Pwede din po kayo mag-suggest ng mga product na gagawan ko ng review at gagawan ko po sila ng video sa abot ng aking makakaya. Huwag nyo na din po kalimutan na mag-subscribe dito sa aking channel at i-click yung tiny bell button sa tabi nun para ma-notify po kayo every time na nag-upload ako. Yun lamang po for this video. Mag-iingat po kayong palagi. God bless you all and see you on my next one. Bye!